Kasi kilala naman kasi si Asma na talaga. Mas challenge yung kay Asma. I'll get you some tissue. Oo. So, kung paano niya iha-handle. So, nung ano na yun, natuwa naman din ako, siguro work din ng Panginoon, nakalmado na si Asma kung paano niya tinitreat yung ano. Oo. So, okay. Ayun, na ano naman na habang tumatagal talaga, though medyo na-awkward na siya, hindi na siya yung si El Knight na yakap kay mama. Kasi siguro, plus na rin na bigla siyang lumaki talaga, tumangkad na siya, parang nagkaroon na rin, tapos nandun na siya sa adolescent stage, kumbaga. So, usually naman mga bata, ganun eh, parang umaano na yung nagle-lesson na yung pagiging sweet nila. Pero, nandoon pa rin yung alam niya na anything na gusto niyang gawin, kasi ang bilin lang naman namin sa kanya, especially ng mga ate niya, na ano lang, huwag ka lang gumawa ng mali, ng kasalanan. Alam mo naman kung ano yan. So, as a person, we respect you, we love you, laging nandito kami para sa'yo. And then, ayun, so we're back naman to ano, I would say na, iba-iba yung challenges sa bawat anak ko. Iba-iba. Actually, nakakapagod siya kasi umanak-anak ba naman ng marami. Diba? Yan, yan. Tuloy. Kaka-cellphone mo yan. Tapos, eto ngayon, yung bunso ko, napapraning na rin ako kasi 40 ni siya. Yeah. And then, heartthrob. Wow. So, eto naman, lalaking-lalaki talaga. Ano naliligaw? Sorry. Nililigawan siya. May niligawan at nililigawan siya. So parang I feel for him na parang baka ano na naman to. So though joke siya, pero sinabihan ko talaga siya na nak, alam mo naman yung health condition ko. Tapos parang ang dami ko ng pinagdaanan. You're the last card. Sabi ko ganon. Kasi pag nagkamali ka pa ako, na ilalagay mo na naman sa alanganin yung future mo tulad ng pinagdaanan ng mga ate mo. So, parang gustong-gusto nyo nahihirapan kayo. Samantalang pinapakita ko sa inyo yung way na magiging okay yung ano nyo. So, parang tahimik lang din naman to si Bunso kasi sweet din to na anak. Parang sinasabihan ko lang siya na remember ha, na yung mga boys na anak, especially yung mga close na nanay, usually, ka, kung hinahanap nilang girl ay yung kaugali ng nanay nila. So, sana sabi ko kasi sa kanya. So, tumatahimik lang siya. Tapos sabi ko, wag ka lang magkamali kasi magdi-disappearing act na talaga ako. Sabi ko kayo. So, it's not easy. It's so difficult talaga na especially lima yung anak ko. Iba-iba. Iba-iba yung nai-encounter mo talaga. Sinasabi nila sa yung problem. Challenges nila. So far, kaya naman dun sa gay ko na anak, medyo mabigat siya. Kasi nga, Christian family kasi kami. So, Bible-based yung values, yung paniniwala. So, medyo challenging. Actually, I'm so happy when you open up about that with me and then nagsabi ka sa akin how you handled it. Mm-mm. I know it's not easy for you na ganun kasi matagal tayong magkaibigan. With regards to the topic, we don't agree but we're still friends, di ba? Yes. So, the thing is, I'm happy na sinet aside mo yung ganung instinct mo na to reject. Kasi yun yung instinct usually ng mga Christian parents to reject it outright. Mm-mm. And they don't know when they reject it outright, nire-reject din nila somehow yung anak nila. It's a part of their child, diba? Yeah. So, ikaw, you were able to balance it. Sabi nga, hindi naman lahat ng bagay kailangan nating i-accept. Yes. But you have to understand. Okay? Acceptance is, of course, it's okay, it's great. Pero kung hindi mo talaga kaya i-accept, just respect the person. Correct. And, of course, as a child, dapat wag mong ipaparamdam na may nag-iba. Diba? Kasi yun yung kahit sa atin yan, malakas makaramdam ng mga bata. Correct. Alam nila kung may nagbago. Kahit minute details lang yung nagbago sa pakikisama mo. Alam nila yun. And then you take it as parang ayaw mo na sa kanila or yung love mo is conditional pala. Hindi yung unconditional love. Yeah. So, I'm really happy na ganun ang relationship nyo. Okay, that's it. So, ayan. So, kay Jet naman tayo. Yung kayong pang fourth question natin. Ako siguro yung paano ba magdisiplina ng mga anak si Mami Ems? Actually, alam mo, sa pagdidisiplina, wala namang masasabi mo talagang tama.
yung exact talaga. Kasi nga, yung mga bata, kasi may iba't ibang personality eh. Tsaka minsan, yung ginawa mo sa isa, hindi acceptable sa isa. Or, hindi effective kay, ano, kay isang anak. Kumbaga, parang, more on sa, nung maliliit sila, talagang disciplinarian ako in a way na palo talaga. Kasi hindi pa sila ganun kagaling sa communication eh. Mm-hmm. At saka nandoon ako na don't spare a rod to spoil a brat. Diba? Spoil a brat. So, yun yung ano ko noon. Oo. Pero nung medyo yung mga high school na sila, yung meron na rin silang ano na na reasoning na ganyan. So, more on ano na rin, pag-uusap. So, wala akong masabi talaga, Jet, na ito yung pattern ng pagdidisiplina ko. Kasi parang, ako kasi, syempre, lalo na yung bago pa akong nanay, pag nagdidisiplina ako, mas matindi yung sakit sa akin, yung impact na, kumbaga lalo na pag napalo mo, parang ikaw pa yung nagigilty, eh, gusto mo lang i-correct sila. Pero ano, para sa akin pa rin until now, whatever man yung personality ng mga anak mo, or paano man nila tinatanggap yung pagdidisiplina mo, disciplining a child is a must. Kasi yun yung mag-guide sa kanila sa pagpapalaki mo sa kanila. Kasi hindi mo siya pwedeng katamaran. Alam mo yun? Di ba yung iba, meron sila yung parang yung cellphone, yung nagagamit yung cellphone, or yung sa TV, wala mo ng... Mga privileges. Siguro kasi, ano, ganito kasi ako, parang binabalanse ko siya. Kasi si Hasman talaga, nung mga first stage ng pagiging parents naming dalawa, siya talaga si militar. Disiplina militar. So ako yung talaging taga neutralize. Yung pag medyo nasobrahan si husband, kailangan pagdating sa akin more on, ako yung taga console, tapos taga explain na bakit ganito nag-react si father mo, ganyan ganyan. Tapos nung kapag ano naman, vice versa actually, pag ako naman yung talagang parang sobrang galit, nagagalit talaga ako, si doon naman bumabawi si husband. Para siya so, naman yung bida. Yung ganon. Actually, kasi talagang partnership talaga rin ang pagdidisiplina talaga sa mga anak. Kasi hindi rin po pwedeng laging ikaw si masyadong compassionate. Kasi may mga bata rin ang tendency niyan. Ginagamit nilang emotional blackmail yun para to get what they want. Yeah. Yeah. Diba? So, yun yung mga ano rin. Mahirap siya, mahirap. Pero as you go along, parang dun mo na magagamay eh. Na nakakapa mo na, ah, etong anak kong to, eto yung effective sa kanya. Eto sa isa, hindi sa kanya yan. So, iibahin ko. Parang ganun. So, ayun. Pero ano naman, ganun talaga. Pag lumalaki kasi ang mga bata din, Jet, talagang hindi mo rin, eto ha, over time, eto yung natutunan ko talaga na hindi porke nagawa mo na lahat, ina-expect mo tagang they will grow up na based sa gusto mo na magiging perfect sila. Walang ganun eh. Kumbaga, aabot sila sa point na they need to decide for themselves. So, hindi mo po pwedeng i-blame yung sarili mo. Kasi dati ganyan ako. So, sinasabi ng mga, lalo na ng mga dalaga ko, ma, hindi. Sabi niya, gusto namin ito. Kami nag-decide nito. So, wala kang pagkukulang. Kumbaga, eto, decision namin to sa sarili namin. You've done your part, actually, more than pa nga. So, hindi mo kailangang sisihin yung sarili mo. Kasi dati ganyan ako eh, pero ngayon natuto na rin ako kasi siguro tulong na rin ng sinasabi nila ako. Sinasabihan nila ako from time to time na hindi, mama, hindi porke nagkaganito ako, eh, ikaw ang may mali. Ayun. So, ayan, Patsy. Huwag mong pasanin ng mundo. Correct. Hindi kasi atlas. Oo. Okay. So, ayan, okay. So, may mga masasakit sa loob na question done na yon. Ito naman ang tatanong ko sa'yo. Ano yung happiest moment mo with your kids or your family na talagang parang yun yung mga, ano mo, yun ang nakaka-inspire sa'yo na gumawa ng mga future decisions mo. Yeah, to go on. Carry on. Ito yung physical na happiness na naranasan ko. Ito, gasgas na to sa mga nanay kasi common tagang sinasabi to, pero gusto ko pa rin sabihin. Yung pag nag-normal delivery ako. Kasi marami hindi nila alam to eh. At gusto ko rin i-share sa inyo dalawa. Yung the wonders, di ba, after the painful labor, pag yung lumalabas siya,
doon mo yung nararamdaman yung, ewan ko ba, na may something doon na parang yung joy na hindi mo, totoo yun eh, yung sa movie mo napapanood na biglang naiiyak yung nanay. Actually, talagang ano talaga siya ng paglabas, pagluwal mo sa kanya. May relief, may, I don't know, hindi ko siya talaga exactly ma-explain, pero yun yung mga physical na happiness na na-experience ko bearing my 5 children. except sa 4th pala, sa 5th kasi CS ako doon eh, naka-cesarean ako. Pero doon sa 4, parang na-addict ako doon sa feeling na yun. Doon takot ako na, oh, buntis na naman ako, parang ganun. Pero yun yung nilulook forward ko na after this pain, yung labor pain, parang yun yung sinasabi na after the pain, there's a rainbow. Kung baga after may happiness. Parang yun yung literal na explanation. Pero yung, when it comes to yung balik emotionally, mentally, sa pagiging nanay, well, siguro yung sa ngayon na, kasi wala pa naman talaga ako masasabing successful na mga anak ko. Sa, I mean, hindi ko naman sinabing magmilyonaryo sila, magmilyonaya. Yeah. I mean, of successful is yung nagawa talaga nila yung gusto nila sa buhay. Uh-huh. Kasi, di ba, ang pagiging successful naman, hindi naman nagde-depende yun sa milyonaryo ka or mansion. Uh-huh. Kumbaga, yung freedom nila na they've done what they really wanted to do. So, sa ngayon, sa stage ng buhay ko, parang hindi ko pa talaga nakikita sa kanila yun. But, if ever na umabot sila doon, tapos yung mga values na naturo ko sa kanila, yun din yung ipapasa nila sa mga anak nila. Siguro, yung time na dumating na syempre, diba, sino ba naman ang ina na ayaw mong makita yung mga anak mo na nasa mabuting maayos na o mabuting kalagayan, masaya. So I think yun na ano, so Jet, yung final question mo. Yung final question ko siguro ano, yung ikaw, bilang magulang, bilang mom, ano yung mga gusto mo na parang i-share sa ibang magiging mom pa lang? Ganun. Huwag na kayong maging mom. Hindi naman. Pag nandiyan ka na sa stage na yun, kasi iba-iba naman ang choices natin sa buhay eh. No? But there are times also na pinili mo yan pero later on, marirealize mo, yun pala yung ayaw mong tahakin ng klaseng buhay. But pag nandun ka na kasi naman, yung sinasabi nating no turning back, diba, wala ka ng choice, I know, maraming obstacles, marami kang pagdadaanan talaga, pero unang-una mo kasing gagawin, no, yung paniniwala mo sa Panginoon na kaya ka nandyan sa sitwasyon na yan kasi may purpose siya for you. So, diba? So, kapag talagang na-destined ka sa ganyang ano ng buhay mo, though, hindi naman lahat kaya ka naghihirap kasi sa mga wrong choices mo. Hindi rin naman laging ganon. Mm-hmm. May ano lang talaga sitwasyon sa buhay na kaya ka napunta into a certain situation, it's because there's a purpose there's for a you purpose. Sa ganyan. There's a reason. Yes, exactly. So, ako siguro, parang naisip ko rin na talagang siguro, eto talaga yung mission ko sa buhay, kaya nga there are times na you want to give up, pero umabot ako sa point na, Lord, ano ba purpose mo? Ba't nagkaroon ako ng ganitong anak? Ba't nagkaroon ako ng asawang ganito? Mm-hmm. Bakit itong mga tao na ito namimit ko? Then, sa umpisa mahirap, pero pag nare-realize mo na, eto yung purpose mo. Eh. Siguro kasi ako rin, yung personality ko, masyado ako na gusto ko lagi na yung kasi more on ako kasi, di ba yung verse na sa Bible na for me to live is Christ and to die is gain. Kasi it's always about what you have done eh, na habang nandito ka sa mundo. So, more on ganun ako na kaya nga to the point na na-abuse ka na, na bumabalik ka pa rin doon sa mission mo sa sarili mo na, ay hindi, gusto ko pag pinikit ko na, yung last na pikit ko ng mata ko, makakaharap ako sa Panginoon na, Lord, I'm here, I've done kung ano yung mission mo sa buhay ko. So, I'm more on ganun. Amen. Yeah. Amen. Okay, so ikaw ba, Pat? Last na. Ako ba? Ako, ang huling question ko lang sa'yo is, what is your, parang, takeaway? Mm-hmm. What is the most important lesson you've learned as a mother and as a woman? Mm-hmm.
Actually, ano yan eh. Parang lagi naman ako may natitake lesson. Kaya sometimes, ang hirap niya gawin, especially pag maliliit pa yung mga anak mo. But for now, no, sa sitwasyon ko ngayon, sa state ng buhay ko ngayon, parang naisip ko na talagang yung i-balance yung buhay mo na, I mean, yung pagiging martyr, parang pag-extreme naman. Kasi parang ang hirap kasi nung puro labas ka ng pagmamahal, mauubos ka eh. Madidrain ka. And to the point na abot ka na halimbawa, madidisappoint ka kasi hindi rin ganun yung return sa'yo. So parang feeling mo, ano na lang natira sa akin. So parang yun yung mga bagay na dapat na isipin din natin na hindi masama or hindi pagiging selfish yeah. yung tinatawag na self-love. Actually, mas nagra-radiate yung love mo kapag nakikita ng mga anak mo kung paano mo minamahal yung sarili mo. Ito yung hindi ko lagi makakalimutan sa ate ko. No? Though there are times, kasi ang ate ko kasi tough love talaga yan siya eh, yung pamamaraan niya. Lagi niya sinasabi sa akin na, what kind of a mother yung pinapakita mo sa mga anak mo pag ganyan ka, especially kapag vulnerable ako. Vulnerable ako, tapos yung sobrang emotional ko, tapos ang dami kong sama ng loob sa bagay-bagay, yung gano'n. So, lagi niya yung tinatanong sa akin, so kung ganyan ka, anong pinapakita mo sa mga anak mo? Lagi niya yung sinasabi. At first, parang hindi ko maintindihan. So, ang sama-sama ng loob ko sa kanya. Sabi ko, bakit? Ano pang pagkukulang ko? Yung parang hindi yan yung mini-mini niya. Diba? Bakit parang ako pa? Parang nagawa ko naman lahat. Parang sobra-sobra pa. Pero, eventually, na-realize ko, oo nga, pag lagi akong ganito, lahat kinikim-kim ko. Tapos, lahat na lang, kahit nasasaktan ako, sige pa rin ako ng sige. And at the end, ikaw yung talo. Kasi emotionally, mentally, drained ka na. So, ano na ang ending, diba? So, parang, sana nga, hopefully, hindi siya too late for me na it's never ano yun pa rin. Kasi, hanggang you draw your last kumbaga, breath, diba? You still have a chance to do what you want to do. Kaya parang ngayon, parang pag sinabi kong, gusto kong pumunta doon, okay. Dati kasi takot na takot ako eh, magpaalam eh kay husband. O kaya parang lagi akong concerned sa mga anak ko. Paano pero na lang? Oo. Kawawa naman. Parang ngayon, iniisip ko, ay malalaki na kayo, kaya nyo naman sarili nyo. Parang I need to delegate na lang. O eto gagawin mo pag wala ako. O pag wala ako, eto yung mga ano. Parang ganun na. And thank God na eventually natutunan ko yan. Na, alam mo yun? And then, kasi sa akin, happy feel ko ang travel eh. Mm-hmm. And even yung, wala akong pakialam kahit mag-isa ako. Yeah. Kasi parang, I found peace more kapag nag-iisa ako. Yung, alam mo yun, yung parang nakakahinga ka. Kasi ako parang, habang eto umabot na ako sa stage ng ganitong edad ko, parang, lagi ako napapaligiran ng maraming tao eh. Kasi big family, tapos mga lagi yung community, yeah. Parang ganun yung work ko. So, parang na-appreciate ko lagi yung alone time. Mm-hmm. Malaking bagay siya for me. Tapos, ano, ayun, energized ka ulit. Yeah. Parang, kaya mo ulit harapin ang pagsubok sa mundo. Make siya better diba? Person din. Yeah, diba? Yeah. Okay. You know kung anong kailangan mo sa buhay. Hindi ka lang nag-go with the flow. Yes. So, in return, better ka rin sa mga anak mo, saka sa asawa mo. Siguro kaya rin nababalance yung friendship din talaga with Patlet. Kasi siya yung taga-ano yun, yung mga bagay na hindi ko nagagawa. Amen. Actually, siya talaga nag-introduce sa akin na may another, ano pa pala, na ano ng mundo, na hindi lang ganyan, dyan hindi lang umilipat yung mundo mo. So parang ganun ko siya chini-cherish din yung friendship kay Jet, na kahit hindi kami madalas nagkikita, nagsasama, kumbaga parang pag nagkita kami, parang walang effect yung distance na yun at yung mga times na yun tayo nagkikita. Diba? Ang tagal natin supposedly. Yung nagkukumili. Nasa Canada ako, wala nga tayo halos communication. Pero diba? Pag nagkita ulit tayo. Pero, parang pag nag-message. Parang walang nangyaring. Parang walang nagpapita. Kaya sa mga nanay dyan, ang friendship, importante din yun. Diba? Na may time ka rin talaga. May
time for that. It's your, parang para rin sa'yo yan. Yes. Na hindi lang nakatutok yung mundo mo sa mga anak mo, sa asawa mo. Expand your horizon. But just make sure na yung friend mong makakasama, hindi rin toxic. Baka dagdag. Wow. Yeah. So true. Actually, Karen. Yes. Yeah. Okay. Siguro kay Jet. Jet, anong last nating sa mga viewers natin na bilang anak? Diba? Kasi we are celebrating Mother's Day. So ano ba yung pwedeng kasi with your age na nare-realize mo na. Kasi diba yung mga bata pa tayo? Kami-birthday nila. Diba? Parang paano mo na ngayon this time at your at this point of your life, paano mo na na-appreciate yung nanay mo na dati? Hindi mo na-appreciate. Super ako siguro syempre iba kapag bata ka pa, diba? Yeah. Hindi mo talaga nakikita yun yung halaga ng magulang mo, lalo na ako, sa part yung nanay ko, kahit yung naiching ko Naiching ko ngayon sa province, sa Ilocos. Mm-hmm. Yun yung nagpalaki sa'yo. Oo, yung si Naiching. Oo, si Naiching din. Kung kaya, sabi ko nga, kung kaya ko lang na dalawa sila na nasa akin, pinagpipray ko ng gusto yan, Lord, yung makaya ko na dalawa sila na nasa poder ko, gagawin ko Kaya lang, hindi ko kaya, so nanay ko lang nasa akin, yung Naiching ko, na dun sa probinsya, sa sa hometown, birthplace niya. But anyway, sa akin siguro yung appreciate ko na yung pinatry kong gawin lahat ng mga bagay na kaya kong ipa-enjoy. Lalo na yung nanay ko, alam ko na gusto niya yung gala ng gala. Mm-hmm. So, once a week, pinatry ko na mag-church kami kasi gusto niya mag-church. Tapos pag nasa mag-church, kakain kami sa labas. Hindi naman kailangan mag-garbo, di ba? Yeah. Parang yung, kasi na-appreciate nila yun. Na yung time care, niya. Yes, you care about them. Tapos dahil gusto niya yung namamasyal, minsan, nung one time, nag-joyride lang kami. Drive kami dito sa Tagaytay. O, diba? As simple as that. As simple as that. Kahit minsan dyan lang sa mall Sabi ko, nay, dito lang tayo sa Vista Mall kasi walang masyadong tao. Tsaka, madali, elevator, hindi na siya mag-escalator. May elevator na very accessible. Tapos doon lang kami, kakain kami. Okay na yun sa kanya. Yes. Enjoy na siya sa ganun. So, ngayon, eto ha, yung sabi ko nga, yung hearing aid. Kasi importante yun na, syempre may stress din yun na hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakuminigin na sumisigaw yung mga tao sa paligid nila kasi para lang marinig niya, diba? So, mahal yun, pero syempre, ipoprovide mo. So, ako yung sister ko, nag-usap kami na mag-share para mapigyan namin na. Pero yung maintenance nun, I think for children, like, ako, yung willingness mo na, syempre, lilinisin mo yung hearing aid. Tatanggalin mo yan sa gabi. Diba? Yung paglilinis nun, pagtanggal nun, tapos sa umaga, ikakabit mo. Tapos pag may maintenance nun, dadalhin mo. Yung mga ganun tipo yung willingness mo. Tapos yung pinaka-recent, binila namin siya ng denture. So may bago siyang denture. Ano ulit yung sacrifices mo ngayon bilang anak? Binabrush ko yung denture ni Nana. Kasi, una, syempre, mahal yun. O, di kami. Ano ulit kami ng sister ko. Tapos, pero dahil kasama ko siya sa bahay, masisira lang yun din yung denture niya. Hindi naman mamemintain. So, nung isang araw, dahil sobrang busy ako, hindi ko natignan. Nakita ko nandun lang siya lalagyanan. Ako, nangitim na. So, bago ko umalis, actually, kahapon, papunta dito, yun ang ginagawa ko. Yung sabi namin, ba't na nagkukuskusin? Nagkukuskus ko ng denture ng nanay ko. So, yun yung ibig ko bang sabihin, na nakikita yun ng magulang natin, at hindi man sila siguro expressive na, di ba yung generation nila, pero na-appreciate nila yung mga gano'n na ginagawa natin. Ako, yun yung masasabi ko na hindi sila nandyan forever. Lahat ng sacrifices na ginawa nila para sa atin nung tayo yung hindi nakakalakad. Ngayon, sila na yung aalalayan mo maglakad. Sila na yung ipupush mo yung bat nila para sumakay ng kotse. Alalayan mo pababa. Maglakad ka ng mabagal kasi para masabayan mo sila. Lahat ng mga bagay na yung pagkain na ikaw ang mag-a-adjust na kumain sa isang restaurant na kung saan may available yung pagkain na pwede sa kanila. Kahit like ayaw mo kumain doon. Exactly. Parang sila na yun. Sila na yung priority mo. Yeah. Yun yung masasabi ko na parang
ako naiiyak ako, naging emotional ako pag pinag-usapan yun eh. Kasi yung, alam mo, yung nga, yung sa nanay ko, yung sa naging ko din. Kasi yung, parang overwhelming yung gratefulness mo. Yeah. Na nung bata ka, hindi mo sinaisip yun eh. Yeah, yung ngayon, talaga. Yeah, eh ngayon, nakikita mo na how fragile they are. Plus yung nanay ko na ICU yan, di ba? Parang, sobrang umiiyak ako pag uwi ko ng bahay, mag-isa ako. Eh, lalo na yung bahay na nire-rent namin ngayon. That was her choice. Gusto niya yung bahay na yun kasi masaya raw, masaya yung dating ng bahay. Kaya nung nasa ospital siya, na umuwi ako mag-isa, umiiyak ako, nalulungkot ako. Tapos ngayon, napaalis ako, yung babalik ako ng Canada. Parang worry ako sa kanya. Yung mga ganyan tipo na I really hope yung best, na sana yung kung anong kaya ko na may experience sa kanya. Dahil sa sobrang dami ng hirap niya para sa amin. Yeah. Ay maiparanas ko sa kanya. Yan. Sana ganun tayo sa magulang natin. Kasi may mga kilala ako na parang kinalimutan na nila yung magulang niya. Parang ibinato na sa kamag-anak. Hindi na sa ibang tao. Yes. Parang kahit ni tawag, alam niyo yung pagtawag, yung pag-hi hello sa kanila, libre naman, messenger, di ba? Sana gawin, gawin natin. Hindi yung iba wala nang pakialam. Sana huwag ganon. Kasi hindi perfect yung magulang natin, di ba? Hindi perfect yung nanay natin. Pero nag-iisa lang yan, hindi yan pwedeng palitan. Exactly. At wala ka. Kung nasan ka ngayon, hindi dahil sa kanila. Teacher Pat. Teacher Pat. Ilang-ilang years na. Two decades sa ata. Yeah. Since ako huling tinawag na teacher. Teacher Pat. Okay. Siguro ano lang. Siguro sabihin ko na Happy Mother's Day. Yes, sa lahat. Lalo na sa mom ko. Kung manunood siya nito. Hopefully manunood siya. Okay. Pipilitin na manunood. Yun. Thank you so much for being such a wonderful mother. And maraming unspoken tawag dito, feelings na siguro mahirap talaga siyang i-express, pero siguro ang pinakamaganda kung masasabi nating lahat is yung thank you. Kasi kahit ganun kasimple yon, it's may big impact yon sa parents natin, hindi lang sa nanay kundi sa tatay din. Correct. Diba? So ang ano ko, yung pinakikinga ko nga si Jet, medyo I feel guilty also kasi ang mom ko wala sa tabi ko kasi nga nasa Iloilo siya. Dahil nandun yung ano yung rest ng family namin. Saka hindi rin kami nakatira sa kanya. Hindi kami magkasama ng bahay when she was here in Manila. But yun nga, totoo yun, yung tawag lang. Kahit minsan nag-deteriorate yung aming tawag sa away. Kasi, alam mo yun, yung mga maganda yung usapan, yung maya-maya, nag-aaway na kayo for some reason. Yung usual na dynamics ng nanay. Yeah, usually, mother-daughter, ganyan eh. Ganda-ganda na, hi ma, ganyan. Kamusta na? Maya-maya, sige, mamaya na tayong mag-usap. Mga kwentuhan eh. So, hindi may iwasan yun. It happens. Exactly. Hindi tayo magpipretend na it doesn't happen. Na we get impatient. We get really, kasi hindi tayo sanay na makita yung mother natin or father natin na weak eh. Correct. So, ngayon, mag-reach ka ng stage na, ay, tanda na pala nila. Parang pagtitingnan mo, di ba? Yeah. So, nangyak ako. Kasi naranasan ko yan nung na-aksidente si mama last year. Doon ko na-realize na I could lose my mom. Yun yung ano eh, pinaka-masakit. And then hindi ka agad makakarating kasi may job ka. Hindi mo lang pwedeng iwanan yung job mo ng alis na ako agad. And I'm just lucky na yung job namin is a family business. So, mas mabilis ka. Just imagine yung mga tao na they don't have that same luxury na pwede kang makaalis within 1 to 2 days, di ba? Paano pag hindi ka pinayagan ng boss mo? So, it's a dilemma for all children na may malayo sa parents nila. So, ang ano lang is, show your love. Mahirap siya i-verbalize minsan, pero yung little things nga, katulad ng pagbabrush nung dentures, which is, minsan iisip mo, ano ba yan? Pati dentures, isipin mo, siya yung naghugas ng pet mo nung baby ka. Hindi naman siguro siya, kahit ang didiri, siguro yung mama dati na, ano ba yan? Bakit ko ba ginagawa to? Pero ngayon, yung little things nga na maibigay mo para sa mom mo, or sa dad mo, give it to them, ha? Hanggang hindi siya huli. Kasi ayoko yung nakikita yung uuwi sa namatay na, kung kailan namatay yung parents, before mamatay yung parents mo, give time for them
na ma-lalabas mo, mapapakain mo, makakapag-enjoy kayo, magta-travel kayo. Kasi nung malakas pa si Mama, yung hindi pa siya nagkaroon ng accident, dadala namin sa ibang bansa. Mm. So, sobrang saya niya na nakakalabas siya, nakaka-travel siya. And she keeps on talking about that. Kapag may mga kasama, yung mga kaibigan niya, kinikwento niya yung next year. So, pag naririnig mo, nakakataba talaga ng puso. Na nagpunta ako sa Gayan, for example, nagpunta ako sa Japan, dinala ako ng mga anak ko, ganyan yung ginawa namin. So, pakita mo yun. Yung little things, it doesn't have to be travel. If you don't have the money to do that, it's okay. Pero it's little things, kahit bigyan mo lang yan ng mamon, pakainin mo ng mamon at ano. Diba? I think yung oras din talaga oras. To be with them. And the attention, yun ang ibibigay mo. Yes. And alam mo, hindi sila perfect at hindi ka rin perfect, but you have to meet halfway. Yeah. O, para maging perfect kayo, kailangan magkita kayo sa gitna kasi it will never, it will never be okay kung namatay na sila sa kakaiiyak at lulumpasay ka dyan. It's too late. At tapos lahat ng feelings mo ipopost mo sa social media. Yeah. Hindi yun naman yung nababasa. Ay, hindi niya mababasa yun. Correct. Bago pa siya mamahinga, sabihin niya na agad. So, yun lang. Naiiyak ko, sorry about that. Actually, yun talaga. These are like parents natin, magulang natin. Sila yung importante talaga. Oo, saka, may hindi mo marirealize yung pagbata ka pa. Pero actually, guys, ano yan? May nabasa nga ako na ang parents daw or even yung mother kasi hindi sila takot mamatay. Mm-hmm. Takot silang mawala ng dahil sa'yo na nag-aalala siya kung what will happen. Yan sinabi ng nanay ko sa akin. No? Pwede na daw siya mamatay. Kaya lang nung time na yun, dalaga pa ako. Mm-hmm. So gusto niya sabi niya, gusto daw niya makita niya akong mag-settle. Mag-settle. Sana narinig yan ng nanay ko kasi tingin lalulukuhin ko ngayon, mama mag-aasawa. Kung kailan ka tumanda, kailan ka mag-aasawa? Sabi ko nung bata ako, sabi mo wag ako mag-asawa kasi nga ang dami ko pang gagawin sa buhay. Kung ngayon matanda, matanda ka na wag ka mag-asawa. Kailan kaya ako pwedeng mag-asawa? Okay, guys. So, di ba? Ang saya. Masaya. Nakakaiyak. And everything, no? Well, talaga naman, pag nanay ang pinag-usapan natin, lagi talaga may soft spot talaga siya sa puso ng bawat tao. Mm-hmm. Di ba? Hindi ka man nanay. Like yes. Ako, yes. Pero anak ka. Pero wala akong anak. Sipa at single. Pero lahat tayo, naging anak. Oh, yes. Okay, so, we can still somehow relate, right? Yes. Precisely. So, at saka sa ngayon kasi sa mga nanay talaga, ang importante, even sa father, makita lang nilang nasa maayos na kalagayan yung mga anak nila. Okay na yun. Kaya nga, sabi nga ni Pat, hindi naman kailangan travel daw. Nagiging trend talaga yan ngayon, di ba? Pero ang pinaka-importante talaga kahit sa akin as a mom, no, yung time, yung makaupo lang kayo kahit sa isang sulok lang at mag-usap kayo, malaking bagay na yun. And then, from time to time, mag-check ka. Actually, ako kahit nanay na ako, minsan nagigilty rin ako kasi yung nanay ko, talagang maya't maya yan. Alam ko na pag gusto niyang makausap ako kasi kung ano-anong YouTube na mga ano na sinisend sa akin, na prayer, mga quotes, and everything. Oo, nagpapapansin. Ngayon yung mga small little things na mga manggagawa natin sa nanay natin. Kasi, you know guys, life is so short, diba? Sabi ko nga kanina kay Pat na, wag yung kung kailang wala na yung parents nyo tsaka kayo magpo-post ng mga feelings nyo sa social media na hindi nyo naman yung ginagawa para sa magulang nyo. Parang dapat, ano na lang yun eh, parang yung guilt mo na para lang maano ka sa pagkukulang mo. Sa nararamdaman nyo. So, wala impact. Yes, wala na yun eh. Wala na sila eh. They wouldn't care less if they're dead. So, kayo dyan mga anak, diba? Kids or kahit na mga adult na mga magulang ka na rin, sana you find time, no? Kung ano yung mga bagay, yes, nandun yung awkwardness minsan, lalo na kung hindi talaga kayo mga ma-vocal with your feelings. Yeah. Pero wala namang mawawala sa atin kasi you'll never know, napakalaki pala yung impact sa mga magulang nyo, sa mga mother nyo, lalo na pag matatanda na, may mga karamdaman na. So, wag mas maigi pa yung i-conquer mo yung awkwardness kesa sa dumating yung panahon na magsisisi ka but hindi mo nasabi.
Okay, so thank you so happy much. Happy magigreet back din sana ako. Naman ayan. For mommy naman ako, may mga anak naman yes. ako, apat niya lang ang paa. And thank you for inviting us. Yes, of course. I just hope na may next time. Of course, whenever you need us. Yeah, we'll be there. Correct. So that's it, beautiful people. Mga beautiful mothers dyan, happy Mother's Day to all of you. Diba? Let's enjoy our day. We deserve it. Ayan. So, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe. And please like, share, and put a comment kung ano pa yung gusto nyo pag-usapan namin. At kung gusto nyo pang pabalikin etong aking dalawang beshies, diba? Kahit ano pang pag-uusapan under the sun, marami kaming pwedeng isabihin sa inyo. Kasi you know what, guys? Nag-meet lang kami nito para magdaldalan. Kahit busy. Take time for your friends. Yes, ayan. So, I will see you next time. God bless and keep safe. Bye-bye. Happy Mother's Day again. Happy Mother's Day.